kapayapaan nagmumula sa'yo. Magandang umaga po sa inyong lahat at welcome po sa ating prayer covenant ngayong umaga. Kami po ay nagagalak na lagi namin kayong nakakasama sa activity ng ating church na ito. At bago po tayo magpasimula sa ating maikling devotion ngayong umaga, ay samahan niyo po muna ako sa isang maikling panalangin. Dakilang Diyos, pinupuri at pinapasalamatan ka po namin sa umagang ito. Salamat po sa kapahingahan sa buong magdamag. Salamat po sa mahimbing na tulog, Panginoon. Lord, sa umagang ito,
Inaas po namin ang iyong presensya, nasamahan kami, Panginoon, sa pakikinig ng mga aral mo. Ibukas mo po ang aming puso at isip upang maintindihan namin, Panginoon, yung mga sasabihin mo sa amin, Panginoon. Lord, be with us sa mga sandaling ito. In Jesus' name, we pray. Amen. Ang ating pong scripture ngayong umaga ay matatagpuan sa mga Gawa, Kabanata 2, mga talatang 42 hanggang 47. At ganito po ang sinasabi. Nanatili sila sa itinuro ng mga apostol, sa pagsasama-sama bilang magkakapatid, sa pagpipira-piraso ng tinapay at sa panalangin. Dahil sa maraming himala at kababalaghang nagagawa sa pamagitan ng mga apostol, naghari sa lahat ang takot. Nagsasama-sama ang lahat ng sumasampalataya at ang kanilang mga ari-arian ay para sa kanilang lahat. Ipinagbili nila ang kanilang mga ari-arian at ang napagbilihan ay ipinamamahagi sa bawat isa ayon sa kanyang pangangailangan. Araw-araw sila'y nagkakatipon sa templo. Masayang nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan at may malinis na kalooban. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan rin sila ng lahat ng tao. At bawat araw ay idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga naililigtas. Sa scripture po na binasa natin, makikita po diyan na nagkaroon ng magandang kinalabasan yung mga naituro at naibahagi ng mga apostol sa mga tao. Yung mga nakita ng mga tao sa na ginagawa nila o ng mga apostol ay nagdulot ng magandang bunga. Sa dito po yung mga himala at mga kababalaghang nagawa nila. Pinapahayag po sa atin ngayon na simula noon hanggang ngayon ay namumuhay pa din po yung mga naituro ng mga apostol natin noon. Nandyan pa rin po yung nagsasama-sama tayo bilang magkakapatid, nagpipira-piraso ng mga tinapay, nagsasama-sama tayo sa iisang panalangin. Kung papaano po pinasa ng Panginoon sa mga apostol niya yung ganiyang kaugalian, nais niya pa din pong mamuhay ang mga iyan sa atin ngayon sa kasalukuyan. Kung papaano tayo magtutulungan bilang mga anak niya, kung papaano tayo gagawa ng isang bagay na para sa kapwa natin na malinis ang ating mga kalooban. Kung papaano tayo magpupuri sa Panginoon sa kabila po ng nangyayari sa ating mga buhay, sa ating kapaligiran. Lahat ng yan ay itinuturo pa din ng ating Diyos sa atin hanggang ngayon. Ang hamon po sa atin ngayon ay paano natin ito ipagpapatuloy at ipapasa sa susunod na mga henerasyon. Marami pong nasimulan ang Panginoon natin noon. Kaya't huwag po nating putulin yan ngayon. Bagkos, kailangan nating ipagpatuloy ito at maituro po natin sa hanggang sa kasalukuyan. Ang hamon po sa atin ngayon ay paano po natin ipagpapatuloy yung mga aral niya, yung mga naituro niya noon ay paano natin ma-i-share ngayon at sa mga susunod pa na henerasyon. Isang hamon pa rin po sa atin ay paano tayo mananatiling connected sa Kanya? Paano tayo mas makakatulong sa ating kapwa? Paano natin mapapanatili yung relasyon natin sa Diyos at sa ating kapwa? Paano natin maipapasa pa yung mga aral na ito sa mga susunod pang henerasyon? Sa verse po na binasa natin, sinabi dyan na nanatili sila doon sa mga turo sa kanya, sa kanila.
Kaya naman, yung pangako ng Panginoon sa kanila ay nakamit nila na ang bawat araw ay idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. Di ba po? Napakasarap pakinggan na ang bawat araw ay maidaragdag sa atin ng Panginoon na may maililigtas. Huwag po nating putulin o hinto yung mga turo sa atin ng Panginoon para nang sa ganun po magpatuloy ang kanyang mga aral. At mas marami pa tayong mailapit sa ating Diyos. Stay connected to Him, stay connected to His law and rules, and stay connected with our brothers and sisters in Christ. Yan po ang dapat nating i-remind sa ating mga sarili araw-araw. Sige po, tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po at napakabuti mo sa amin. Salamat dahil tinuturuan mo kaming maging mabuti at tinuturuan mo kaming kami ng maraming bagay dito sa mundo. Salamat sa mga taong pinadadala mo, Lord, sa aming mga buhay upang kami ay matuto, Panginoon, sa pinahiram mong buhay na ito, Lord God. Lord, sa mga anak mo na nakikinig, nakakarinig ng boses mo at aral mo, patuloy niyo po sila o kami na gamitin upang maipagpatuloy po namin ang nasimulan mo dito sa mundo. Bigyan mo po kami ng kalakasan, katatagan na mas ma-share pa po namin yung kabutihan mo, yung pagmamahal mo at yung mga aral na nais mong ma-share namin sa iba, sa kapwa namin, Lord. At Lord, lead mo po kami sa lahat ng mga plano mo sa buhay namin. Lord, sa pagpapatuloy po ng araw na ito, hinihiling po namin yung gabay at pag-iingat mo sa bawat isa sa amin, Lord God. Patuloy mong i-bless yung buhay namin ng mga anak mo, Lord God. Tulamon po aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas.